Kasalukuyan sinasaniban ng espiritu ng kuryente si Eva nang bigla na lamang itong naudlot. Kagagawan pala ng higanteng cobra ang pagkakaudlot ng pagsanib ng kuryente kay Eva, hinahunting kasi ng higanteng cobra sina Adan at Eva. Tinubos kasi ng dalawa ang mga mansana sa paraiso, pinamigay nila ito sa mga community pantry. Wala nang natira para sa cobra kaya galit na galit siya. Kaya ngayon eto, hinahabol niya ang dalawa. Sumakay sila ng kotse, at pinatakbo ni Adan ng sobrang bilis ang kotseng sinasakyan nila. Pero mabilis din ang higanteng cobra. Sa puntong ito tila natakasan nila ang higanteng cobra kaya naisipan muna nilang magmeryenda sa cafeteria. Ngunit sadyang matalas ang pangamoy ng mga cobra, alam niya kung nasaan ang dalawa. Sumilip sa bintana ng cafeteria ang higanteng cobra, nakita siya ng mga tao doon at sila ay sobrang natakot. Pinasok ng higanteng cobra ang ulo niya sa loob ng cafeteria dahil naaamoy niya sina Adan at Eva sa loob. Ngunit natakasan na naman siya ng dalawa. Tumakbo na naman ang dalawa, mabuti na lang at nakita sila ni Carlito alias Boy Negro, sinakay niya ang dalawa sa kanyang kotse at mabilis na umalis sa lugar. Pero matalino din ang higanteng cobra, kinagat niya ang isang kotse at ibinata ito sa kotse ni Carlito alias Boy Negro. At sa ganong paraan ay nahadlangan ang tuluyang pagtakas ng dalawa. Ngayon, dahan-dahan na lumalapit ang higanteng cobra kila Adan at Eva. Si Adan naman ay natataranta sa pagbukas ng pintuhan ng sasakyan. Nasa harapan na nila ngayon ang higanteng cobra at sila ay natatakot na. Anumang oras ay pwede na silang kainin ng nilalang na ito. Mabuti na lang at dumating ang mga parak at pinagbababaril nila ang higanteng cobra. At muli ay nakakuha na naman ng pagkakataon sina Adan at Eva na tumakas. Patuloy ang mga parak sa pagbaril sa higanteng cobra. Pero nagsitakbuhan din sila at nang atakihin sila ng higanteng cobra. Nagdulot ng sobrang bigat na trapiko ang paghabol ng cobra kila Adan at Eva. Lahat ng modaanan ng higanteng cobra ay nasisira at ang mga tao ay namamatay. Samantalang sina Adan at Eva ay naisip ang magtago at umakyat sa isang mataas na gusali. Pero talagang matalas ang pangamoy ng halimaw na ito, alam niyang naruroon ang dalawang umubos ng mansana sa paraiso. Gamit ang magas pang nakaliskis, walang kahirap-hirap na hinakyat ng halimaw na cobra ang gusaling kinaroroonan ni Adan at Eva. Lahat ng mga taong nakakakita sa higanteng cobra ay sobrang natatakot. Samantala, ang mga pulis naman ngayon ay naghahanda na sa isang full force attack laban sa higanteng cobra na sobrang pinsala na ang nagagawa sa syudad. Nakarating na sa tuktok ng gusali sina Adan at Eva, at doon ay may naghihintay ng helicopter para sa kanila. Sumakay na sila, at saktong pag-angat pa lang ng chopper ay naabutan na sila ng higanteng cobra. Ginawa ng piloto ang lahat para makawala ang chopper sa kagat ng higanteng cobra pero wala itong magawa. Kaya naman sinabi ni Adan kay Eva na kailangan na nilang tumalon pabalik sa gusali dahil alam niyang delikado na sila. Buong lakas na binato ng higanteng cobra ang chopper at ito ay sumabog. Dinampot ni Eva ang maliit na baril at tinutok ito sa halimaw pero niyakap siya ni Adan dahil alam niyang wala na silang magagawa pa. Umiyaw ng malakas ang higanteng cobra at ang madilim na ulap ay sumakloob sa kinaroroonan nila. Ang mga tao ay sobrang natatakot, patuloy ang pagdilim ng kalangitan na para bang ito na ang katapusan ng mundo. Kakainin na sana sila ng higanteng cobra nang bigla na lang. Lumitaw ang mga pulis, sakay sila ng chopper na armado ng malalakas na armas, at walang humpay nilang pinaputukan ang higanteng cobra. Lumalaban pa ang halimaw, pero buo na ang loob ng mga pulis na patayin na ang higanteng halimaw na ito. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang atake nila at lumayo na sina Adan at Eva sa lugar. Nagawa pa ng higanteng cobra na pabagsakin ang isang chopper. Kaya naman missile na ang pinakawalan sa kanya ng mga pulis.
Tila nasaktan siya, at bumagsak sa ibaba, sinundan pa rin siya ng mga armadong chopper at patuloy ang pag-atake nila. Ngunit bigla na lang dumating ang mga lumilipad na dinosaur. At tinulungan nila ang higanteng Cobra at inatake ang mga pulis. Ano kaya ang mangyayari sa kwentong ito ni Adan at Eva? Abangan na lang, sa Part 2.